Hi. So, alas 6 na dito sa ano sa Dutch Harbor ngayon. Kaka-uwi ko lang galing to work. Ngayon papa ngayon ang today's vlog, ipapakita ko sa inyo yung mga i-donate ko sa senior center para bukas magkakaroon sila ng garage sale. Tapos yung malilikom nila doon para sa budget nila na mga ano senior kasi nga ang mga tao doon, mga wala ng trabaho, mga matatanda na. Hindi na mo gaano kaganda dito, oh. 'Di ba? Napaka-peaceful. Tapos, ngayon maganda yung weather. Maganda mamaya papakit po. Punta tayo sa road. Magdadrive ako. Dadaling ko, idadrop ko po doon yung mga dodonate ko. So, papakita ko sa inyo yung mga idodonate. Yung boots ko na maganda pa oh, snow boots. Yan. Tapos bags ng anak ko, hindi niya na ginagamit. Weighing scale, maganda pa to. Hindi ko rin ginagamit kasi nakakasakit ng damdamin pagka ano ko, tingnan ko yung weight ko. Kung ano-anong diet ginawa ko, hindi naman ako pumapayat kasi malakas din ako kumain. Sa pang boots, ganda pa yan. Pwede yan mga siguro mga $5 or $10 pa yan, mabibenta. Tapos mga canned goods, mga ano namin, mga overstock na hindi na rin na, hindi namin na nabubuksan kasi mas prepared namin kumain ng fresh kaysa sa canned goods. Kaya lang, ayoko lang baka ma-expired to, kaya idodonate ko na lang din. Hindi yan expired, tinan mo. September 2023. Tapos, tinan mo kung magkano isang ito. Asan ba yung price? Meron tong price. Asan na yun? Yun, isa. Tinan mo to. $2.11. Siguro, pwede nga benta yan ng $2 each or $1 each. Pero kung isa Pilipinas yan, tinan mo, delata lang. $2. Mahal dito, sobra. Mahal. Pati mga lumang, hindi naman luma, hindi lang nagamit ng mga bottles and containers ng anak ko, pati yung smasher ng potato. Tapos Christmas balls, pang ano, pang Christmas tree. Tapos DVD. Yan, hindi yan pwede, hindi ano, ewan ko kung gagana yan sa Pilipinas eh, kaya hindi na do-donate ko na lang din dahil marami na akong pinadala sa Pilipinas na ano na nagkakamali sila pag ginamit nila pumuputok dahil nga hindi compatible yung wattage or voltage ng US tsaka ng Philippines, magkaiba yung watts na kuryente. Katulad nito, air fryer. Bago pa to. Kung ipapadala sa Pilipinas naman, masyadong bulky, masasayang yung space ng door-to-door na box. So, di ba, ang ganda to. Yan. Swerte na makakuha niyan. Kasya yung siguro buong chicken din na roast. Roast mo. Yun. Tapos, yeah. Ayusin ko na to and then pupunta na ako doon mamaya-maya. Okay? Bye. Hello guys, so papunta ako sa church ngayon. Ita-drop off ko na yung mga pang-donation. Ito yan. Ito. Naka-ready na siya. Samahan niyo ako mag-drive para makita niyo kung gaano ang ganda yung Dutch Harbor. Ganda ng weather ngayon. Okay. Ayan, tara na. Tara tayo sa church. Tapos muna natin yung mga ordination. Enjoy nyo kung gano'ng ganda yung kung gano'ng ganda yung Dutch Harbor.
sobrang liit lang na itong shower, makikita 5 minutes lang or 7 minutes nandun na tayo na church. Kanta niyo yung malak na liit yan, parang cube na ba to, mga bunkers yan, mga bunkers na ginawa ng mga Japanese noon, World War 1, I think. Ang daming bunker dito na, ang daming bunkers na ginawa nila dito kasi nalilang nila doon camp bago masak ng Russia, tapos binenta daw sa US ng Alaska. Kaya malapit kami sa ano, malapit kami sa Russia, malapit kami sa Russia, sa Alaska. Maraming Russian dito na trabaho. Enjoy nyo lang yung view dahil minsan lang maganda ang weather dito, madalas ulan, snowy, tapos madin. Dito limit lang namin sa driving, 30 lang. 30 lang ang driving namin, hindi ka pwede lumabas ng mga pang-uwi ka. Last year, dalawang beses ako nang uwi. Location sa maliit na island. Ayan, papasok tayo ng Alaska dahil dito sa road na maliit na to. Dati, like years ago, wala tong road na to. Ay, wala tong bridge. Ang ginagawa doon ng mga tao dito, sasakit sila ng bangka para lang tumawid pumunta doon sa amin sa pila. Nabayad sila ng $5 per person para lang tumawid. So, ngayon ang laki kulong. Kaya yung makita ng police station namin yan, kasama yung fire station. Yung red na yan. Kanina 4 minutes na. So, tayo pa-tension na tutunpa yung ano, tutunpa yung cellphone ko. Kasi hindi pa dumarating yung ano ko, yung in-order ko ng mga holder para sa vlogging ko. Pag hindi ka pa talaga professional, wala kang gamit. Ganyan. Kaya pagpasensya na bago lang akong vlogger. Gusto ko lang ipakita kasi yung ganda ng dash hardcore dito, ng lugar namin. Meron kami dito ng dalawang school, elementary at saka high school. Tapos isang library na public. Tsaka may swimming pool dito. May maliit na mga stores, may restaurants din kami, kaya lang maliliit, Vietnamese tsaka Vietnamese restaurant tsaka outdoor dining. So, alag-alag. Dito na tayo sa church. Walang katao-tao dito, hindi masyadong maraming tao. Look, kunin ko lang yung tinitin ko lang kung ano, kung dito nga. Oh yeah, mukhang dito nga yung ano, ayun, garage sale. Oh, sorry. So, yep. The drop off lang natin dito, drop off ko lang. Okay, first cut. Kailan ba mag-o-open yung garage sale? Garage sale drop off tomorrow. Kunin na natin yung mga yung ano, yung proper donations. Drop up na natin yung for donation. Ayan. Siguro kinukuha nila to lahat. Kinukuha to. Yan. It's good. Ayan. Uwi na tayo. Kasi gagabi na. Pero papakita muna sa inyo kung gaano kaganda yung view. Isa nyo. Wow. See that? May eagle pa doon. May eagle dalawa. Eagles na nagliligawan. Wild yan. Lahat ang dami namin ganyan dito. Hindi naman sila na nanga-attack kasi bawal sila pakainin. Nanga-attack lang sila pag season ng pangitlog nila. Kailangan mag-ingat ka sa mga mountains.
na kapag naglalakad ka sa mga walkway, sa mga ano, kasi biglang parang feeling nila kukunin yung egg nila, yung mga eggs. Yan. Kaya attack nila. Meron dati, nagbabike siya. Buti naka-helmet siya. Inattack siya ng eagle, nabutas yung helmet niya. Kaya, ingat. Marami kaming wild animals dito. Meron, makikita mo lang sa kalsada yung mga squirrels, foxes, wild cats, may horses din. Basta marami. Napaka-healthy na itong lugar. Okay, now, hanggang dito na lang yung vlog natin for today. Next time, mag-iisip pa kung anong pwede natin pakita at anong pang gagawin natin sa Dutch Harbor. Okay, thank you guys.